Live mula sa GMA Network Center, 20 taon ang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Baha at buhawi sa ilang lugar habang sobrang init sa iba pa ang naging kalbaryo ng marami. Unahin natin ang mga baha sa Davao City kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa Barangay Toril ng Lunsod, naunsyami ang outing ng ilang dumayo sa ilog nang biglang rumagasa ang baha. Natangay ang ilang gamit habang may iba namang stranded at wala nang nagawa kundi hintayin humupa ang tubig bago makatawid. May umapaw ring ilog sa Barangay Tamayong, kaya naranasan din ang pagbaha. Buhawi naman ang nanalasa sa bayan ng Dato Montawal sa Maguindanao del Sur. Nawasak ang ilang bahay kaya nagkalat ang mga kahoy at natuklap na yero. May mga nabuwal ding puno. Bago niyan ay umulan muna ng malakas ayon sa mga residente. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan at buhawi ay epekto ng localized thunderstorms at easterlies. Samantala, posible namang maulit bukas ang malalakas na ulan at matinding init. Kanina, nakapagdala ang PAGASA ng 47 degrees Celsius na heat index o damang init sa Aparin, Cagayan. Nag 45 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, habang 43 degrees Celsius sa Pasay City at ilang probinsya. Posibleng ganyan din kainit sa ilang lugar bukas, Sabado de Gloria. Asahan ng 44 degrees Celsius sa Puerto Princesa at Aborlan, Palawan, pati sa Rojas, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa Iloilo City, San Jose Occidental, Mindoro at Pasay City. Maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke ang ganyang init. Kaya ugaliin po ang pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa initan. Gayunman, base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bandang tanghali at hapon sa Northern Luzon, ilang bahagi ng Mindanao o Mindoro provinces, Leyte, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Posible ring maulit ang localized thunderstorm sa Metro Manila. Mga kapuso, dinagsa dahil lalong espesyal ang araw ng Simba ng Quiapo ngayong Biyernes Santo. Sa kabilayan ng pag-ulan kaninang umaga at init sa loob ng simbahan. At live mula roon nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, Maris, narito pa rin ako sa harapan ng Quiapo Church. At yung pong mga nakikita nyo sa akin likuran, yan po yung mga kababayan natin na nakapila at naghihintay na makapasok sa loob ng simbahan para makapagpahid ng dala nilang panyo o no, kaya ay maliliit na tuwalya doon po sa krus na nakapuesto sa harapan ng altar. Pero bago yan, bandang alas 5 ay lumabas na po yung Santo Entierro. Ito po yung pinoprosesyon na imahen ng pumanaw na Jesus at ito po ay inililibot na sa mga kalsada sa paligid ng Quiapo Church. Umulan sa umaga at sobrang init sa tanghali. Pero hindi ito alintana ng mga nagsimba sa Quiapo Church ngayong Biyernes Santo. Dama ang maalinsangang panahon sa loob ng simbahan. Sa 3 oras silang pagsariwa at pagdinilay sa 7 huling wika ni Jesus. Ang pamilya Mariano sa Quiapo Church tinapos ang pagbisita sa 7 simbahan na panata nila kapag Semana Santa. Dito lang po tayo humuhugot ng lakas, eh. Dito lang po tayo humihingi ng kung ano yung mga pangangailangan natin. Wala naman tayong mga asahan kundi inasa taas. Eh. Panginoong Jesus, yun lang, wala na iba. Sinundan ang 7 last words ng Misa. Sa pagtingin natin sa krus, pagtingin natin sa Kanya, makita natin na ito yung dinanas ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal sa amin, sa ating lahat. At nawa sa pagtingin natin at pagninilay dun sa dakilang pagmamahal na iyon, itulak tayo para tayo naman ay magbago, maging tapat sa kanyang pagmamahal. At ng prosesyon ng Santo Entierro o imahen ng pumanaw na Jesus. Kasama rin ang imahen ng Madre Dolorosa o mahal na inang nagdadalamhati at imahen ng San Juan. Pagkatapos ng pagpapakasakit ng Panginoon, may muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon ang paalala sa atin, yung Diyos na buhay para sa ating lahat. Nawa, sa panahon ding iyon, tayo rin ay mabuhay na para sa Kanya.
Maris, alam mo, bago yan, kaninang madaling araw, nagkaroon din ng prosesyon yun namang Poong Nazareno. At inilikot yan sa paligid ng simbahan at tinataya daw na nasa 700,000 yung sumama sa prosesyon at maging yung dumalo sa mga misa. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Quiapo Church. Maris? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa Pampanga naman, nasa 20,000 ang sumaksi sa Senakulo kung saan may naganap na pagpapapako sa krus. Nakatutok si Chino Gaston. Hudyat ng huling yugto ng Senakulo ang pagpasok ni Ruben Enahe bilang Hesukristo sa crucifixion site sa Kutod, San Fernando, Pampanga. Sa ilalim ng tirik na araw, ilang beses siyang nadapa. Bago tuluyang makarating sa krus, pagkatapos ay ipinako ang mga kamay at paa ni Enahe sa krus, panatang kanyang tinutupad sa nakalipas na 35 taon. Nang matapos ang pagsasadula, sinundo ng mga emergency medical team si Enahe para gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi ko pa masabi sa ngayon, kung sa susunod na taon wala pang makita, ayawan ko na lang po, basta kaya ng katawan ko. Taon-taon ginugunita ang kamatayan ni Kristo dito sa Kutod, San Fernando, Pampanga na nagsisilbing paalala hindi lamang sa mga taga rito kundi maging sa buong sambayanan tungkol sa mga aral na makukuha sa kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Sa taya ng lokal na pamahalaan, umabot sa 20,000 ang sumaksi sa Senakulo ngayong araw na nagsimula sa paglakad ni Enahe ng higit 1 kilometro. Kasama sa mga nanood ang ilang dayuhan. Very interesting. Never saw something like that before. Faith is super strong. That people can sacrifice themselves to this extent. Dati nang sinabi ng CBCP na bagaman hindi nila kinukundina, hindi rin nila iniendorso ang pagpapapako sa krus. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli sa panggigipit, ang agresibong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Gayet ng China, may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong itigil ng Pilipinas ang pangaudyok at panghihimasok. Inalmahan naman ito ng Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang Pilipinas sa mga kaalyado sa international community na nag-alok na ng tulong. Nagbuga ng mahigit 18,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang Bulkang Taal kahapon. Ayon sa PVOX, ito ang pinakamataas na tala ng pagbuga ng taal ng asupre ngayong taon, pero wala namang namataang volcanic smog o fog sa Taal Caldera. Pabala ng PVOX, mapanganib ang mahabang exposure sa asupre na maaaring magdulot ng irritation sa mga mata, lalamunan at baga. Pero sa Tagaytay City, higit na pinroblema ang malakas na ulan. Light to moderate naman ang traffic situation sa Tagaytay. Sa Boracay naman, pahinga muna sa party ang mga nagbabakasyon, lalo't bawal muna ang malalakas na musika. Kaya taimtim din ang mga paggunita roon sa Semana Santa. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Lalong payapa ngayon ng malaparaisong Boracay sa gitna ng pagbabawal sa malalakas na musika sa buong isla mula alas 6 ng umaga kanina hanggang bukas, Sabado de Gloria. Sa ilang lugar ang naririnig tradisyonal na Via Crucis. Pero dahil sa baybayin ni sinagawa, dinig pa rin nila ang banayan na paghalik ng alon sa puting buhangin sa 3 oras nilang paglalakad at pagdarasal. Yun ang panata ko lagi na sumama yearly po. Subasama po talaga ako kahit dalawa yung bitbit. Ayon sa kura paroko ng simbahan, nasa mahigit 500 ang sumama sa Via Crucis na sakripisyo katulad ng ginawang paghihirap ni Jesus. Ako naman po ay masaya dahil ang mga turista na nagbabakasyon ay yung mga talagang Katoliko
ay walang bakasyon sa kanilang ugnayan sa Panginoon. At ito rin ang very inspiring, no, sa kanila kasi nagsusumikap din sila na mag-join sa ating celebration na ito. Ang ibang pamilya naman na nagbakasyon dito, nakibahagi sa taunang Stations of the Cross. Part of the ano naman po siya natin, sacrifice para po kay God. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok 24 Oras. Umakyat na sa 4 na po ang nasawi dahil sa pertussis o whooping cough. Ayon po yan sa Department of Health. Umakyat naman sa 568 ang lahat ng kaso ng pertussis sa buong bansa. 69% ng mga yan eh, wala pang 6 na buwang gulang. Kabilang sa mga sintomas niya ng hindi nawawalang ubo na tumatagal na mahigit 2 linggo o kaya'y pangingitim ng bibig sa mga bata. Bukod sa Quezon City, Pasig at Cavite, binabantayan din ang sakit sa ibang bahagi ng Calabarzon at sa Central Visayas. Buhay pa rin ang tradisyon ng penitensya sa pamamagitan ng pananakit sa sarili sa Tondo, Maynila. Sa kabila po yan ang mga pagdidiin ng simbahan na di ito kailangan. Ang Department of Health may paalala kaugnay nito. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Tondo, Manila, iba't ibang grupo ang nagpuprosesyon habang hinahampas ang kanilang mga duguang likuran. 6 na kapilya ang kanilang iniikutan bago matapos ang pananakit sa sarili. Tradisyon po namin mananata at mamimitin siya alakalang sa Panginoon. Tinutubos niya po yung mga kasalanan namin. Humingi po kami sa kanyang patabaran. Pero hindi naman kailangang saktan ng sarili para humingi ng tawad o gayahin si Jesucristo, ayon kay Father Randy Flores. Labag ho yan sa paggalang sa sarili, sa katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Dagdag pa niya, sa halip na hampasin o ipako ang sarili sa krus, mas maiging isabuhay ang mga aral ni Jesus. Emulate yung halimbawa na maginawa niya, apply ang kanyang mga itinuro na mahalin ang kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. Paalala naman ng Department of Health sa mga nagpepinitensya, siguruhing bakunado ng anti-tetanus at tinisin ng mabuti ang mga gamit na ihahampas sa sarili para iwas impeksyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Dako naman tayo sa City of Pines kung saan dagsa ang mga turista pero tuloy ang number coding scheme. Mahigit 100 na ang pinagmulta. Ang Semana Santa roon tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kahit naman di Semana Santa, puntahan ng marami ang Baguio City Cathedral. Pero lalo kahapon, nang isama ito ng maraming deboto sa kanilang taunang visita iglesia tuwing Semana Santa. Kasunod dito ang pagkakataon namang ipahinga nila ang mga sarili at makabanding ang mga kaanak at kaibigan sa mga pasyalan. Okay naman po. Masaya naman po, lalo na yung mga bata, nag-e-enjoy po sila dito sa Baguio. First time po nila dito sa Baguio. Enjoy po, lalo na po kasama po yung family. Pupunta po sa mga tourist spot. Maganda po. Ngayon, second time ko pa lang po nakapunta po dito. Nung unang pasyal ko po, kinder pa po. Tuloy ang pagpapatupad ng number coding scheme. Ngayong araw, pumalo sa mahigit 140 na motorista ang pinagmulta dahil sa coding scheme. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pa po tapos ang pagsaludo natin sa mga kababaihan gaya ng isang ina sa Cebu na doble ang pagsasakripisyo para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Kabilang siya sa mga niregaluhan ng GMA Kapuso Foundation. Araw-araw, matyagang nililinis ni Rose Lynn ang bawat sulok ng establisimentong kanyang pinagtatrabahuhan. Kapalit ng 368 pesos na kita kada araw para sa pag-aaral ng 3 niyang anak. Dilikit kay guwang ang aking mga bana. Pero naninkamot yung nga, ang pa-school lagi siya, balak mga kautang. Nangita man yung ko, paagi yung nga. Labi na kong isa. Si Roslyn, isa lang sa iba't ibang mukha ng katatagan at kasipagan ng mga ilaw ng tahanan. At kahit patapos na ang Women's Month, hindi pa rin natatapos ang pagbibigay ng libreng serbisyo
ng GMA Kapuso Foundation sa ating mga kababaihan. Handog natin ang libreng pap smear at breast examination sa mahigit 200 market vendors at street sweepers mula sa bayan ng Danao at Minglanilla sa Cebu. Ang pap smear is a screening test to detect cervical cancer, any kinds of inflammation or infection sa cervix. So ito ay kailangan sa mga kababaihan 30 to 65 years old or as long as ikaw is sexually active. While ang breast self-exam ay importante sa ating mga kababaihan para ma-detect if may makita tayong mga lumps or any nipple discharges. Nagbigay rin tayo ng regalong grocery pack at hygiene kits. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, kung wala pang oras at budget para makalipad sa ibang bansa, kami na muna ni Ms. Mariz ang bahala. Yes, Emil. At ang ating destinasyon, mga kapuso, ang Berlin, Germany, kung saan ang mga makasaysayang pasyalan pwedeng ikutan sa isang running tour. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Tradisyon ko na talaga na tumakbo sa mga lugar na first time ko pala na napupuntahan. Kaya, sama niyo ako sa running tour ko dito sa Berlin. Nandito ako ngayon sa gitna ng Gross Tiergarten dito sa Berlin. Isa itong matandang park. Yung unang park daw nito ay established pa noong 1527. Ito, palapit na tayo sa Victory Column. Isa itong monumento na itinayo pa noong 1873 para i-commemorate yung panalo ng old German state na Prussia sa Second Dino-Prussian War. Ito ang Brandenburg Gate na itinayo noon pang 1791. Pero subay ka talaga ito pagkatapos ng World War II. Nasa gitna kasi ito ng Berlin Wall na kumahati noon sa West at East Germany. Pero pagkatapos ng Cold War, naging simbolo naman ito ng unity ng Germany noong bumagsak yung Berlin Wall noong 1989. Malapit lang doon sa Brandenburg Gate ay makikita naman itong Holocaust Memorial. Alam naman natin ang nangyari noong World War II, di ba? Pinapatay ni Hitler yung mga Hudyo dito sa Germany. Umabot na daw sa 6 million yung namatay na Hudyo. Okay, palapit naman tayo ngayon sa isa pang sikat na pasyalan dito sa Berlin, ang Checkpoint Charlie. Isa ito sa mga 12 checkpoints sa pagitan ng East at West na Berlin. At ito lang yung designated na crossing point para sa mga foreigners at mga membro ng Allied Forces noon. Pinatayo ito noong ng Soviet Union para pigilan yung pagtakas ng mga sibingan mula sa Communist East Berlin at tungo sa Democratic na West Berlin. Itong wall na ito may taas na 3.6 meters o halos 12 feet. At 37 kilometers ito ay literal na hinati ang siyudad ng Berlin tulad nito. Kaya nung ating mga nakita sa ating pag-iikot dito sa Berlin, at least dito sa part ng Central Berlin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking running tour dito sa Berlin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes Santo. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.